see your power in the latter days. We yearn to touch your presence in that secret place. Outpouring of your spirit, empowering us to bring honor to your name. Lord, we want to see your power in the latter days. We yearn to touch your presence in that sacred place. Outpouring of your spirit, empowering us to bring honor to your name. Move sovereignly within our hearts as we bow ourselves to seek your face. Pour your spirit upon us again to revive our hearts aflame. Let the floodgates of heaven break open and wash away the stains from your temple. Its beauty will be fully restored to glorify your name. Come within our heart as we bow ourselves to see. Thank you.
Mahusang pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning prayer. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa buong magdamag na tayo po iningatan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa napakahimbing na pamamahinga at pagtulog na ikanyang pong ipinagkaloob sa atin. Magkaroon po lamang tayo ng isang mahimbing na pamamahinga, isang mahimbing na pagtulog sa magdamag. Sa buong magdamag, ito po ay isa na pong sapat na biyaya na kung saan ginawa tayo nitong pinagpala ng Panginoon. Maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Wini-welcome po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo mula po sa Ambassadors for Christ Church International. Mula po sa Taguig City, welcome po sa ating morning prayer. We believe that before po, prayer is talking with God and it progress. Ano po nangyayari? Ito po ay prayer is connecting ourselves to God, acknowledging God as our source, and as the revelation progresses, ang prayer po ay listening to God. So, diniinan po natin ang punto, yung nakaraan nating pag-aaral, na ang pananalangin ay ang paglapit sa Panginoon at mayroon pong isang talata sa Bible na nagsasabi bago pa tayo lumapit sa Panginoon, alam na ng Diyos ang ating mga pangailangan. Totoo po yun. Meron po nagtanong sa akin, Pastor, kung alam naman pala ng Diyos ang ating pangailangan, ano pang dahilan ba tayo mananalangin? That is also a question that many believers asked. At ito po ang maliwanag na sagot. As the revelation progresses, prayer is listening to God. Opo, alam na ng Panginoon ang ating pangailangan bago pa tayo lumapit sa Kanya. Pero ini-encourage tayong lumapit sa Kanya. Bukod sa pagiging dependent sa Kanya, ay nais po ng Diyos na ibigay ang sagot sa ating pangailangan. Sa papanong paraan, sa pamamagitan ng Kanyang pangungusap sa atin, pagbibigay ng pangungusap, at ang kailangan natin po ay makinig sa Kanyang pangungusap. Sa anong-anong paraan, po ang Diyos nangungusap? Una, sa Kanyang mga salita. Every time we listen to the Word of God, we read God's Word, God speaks to us directly from His Word or from the preaching of His Word. Another instrument na ginagamit ng Panginoon para marinig natin ang Kanyang tinig ay walang iba kundi ang Kanyang mga lingkod, ang mga pastor, ang mga guru ng salita ng Diyos. Sila po ay ginagamit ng Panginoon upang may paabot sa atin ang pangungusap ng Diyos. Ang kailangan lang po, makinig tayo. Pag sabing makinig, ibig sabihin, hindi lamang makinig, kundi nakinig. Ibig sabihin, ito'y ginawa natin at in-apply sa ating mga buhay. Pangatlo, nangungusap din po ang Diyos sa ating mga sirkumstansya. Ano ho? So, maraming paraan ng Diyos sa pangungusap sa atin sa sirkumstansya. Kung saan, ito po is giving us direction to make a decision that is in accordance to God's will. At katulad po ng isang pong example po sa Bible, ang mga kasamahan ni Paul, you know, they're going to Asia because they want to preach the Word of God in Asia. Ang sabi ng Bible, subalit hinadlangan sila ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo na huwag silang pumunta sa Asia, and then the Lord shifted the direction. Saan po? Sa isa pong panaginip. Okay? In a dream and vision, the Lord spoke to Paul as the leader. Okay, napansin po natin, spoke to Paul as the leader from a man from Macedonia asking them to come and preach the gospel. So you can just imagine, ano, yung leading ng Panginoon from Asia to Macedonia. Macedonia is somewhere in Europe. So ang layo ho ng pinapapuntahan sa kanila. Ito pong sinasabi ko, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga sirkumstansya at nangungusap din ang Panginoon sa pamamagitan ng visions and dreams. So mahalaga po ito na ating maunawaan, sapagkat kung tayo po ay nalalaman natin at natutunan natin kung paano ang Diyos nangungusap sa atin, at least alam na niya ang ating pangailangan. That is why He is more than willing and welcome us to come boldly before His throne of grace so that He can give you the direction. He will be able to give you the direction. He will be able to give you the guidance through His Word, through His servant, through the circumstances, and even through visions and dreams. Another thing po na ginagamit ng Panginoon, of course, the impression from the Holy Spirit. Deep within you, the Holy Spirit lives inside us. He resides in us. And He will speak to us in a very powerful way. And a very powerful example po, biblically, is Romans 8:16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children or sons of God. So the Holy Spirit will bear witness with our spirit. Mga kapatid, pag ganito po ang ating pagkaunawa sa pananalangin, magkakaroon po tayo ng excitement, or we're so excited to come boldly before the presence of God. Why?
Because a clear understanding, ano, will give you a clear pattern or a clear guidelines or guidance to act, okay, according to what the Lord is telling us. So napakahalaga po nito. So prayer is listening to God. So just like today, the Lord will give us guidance and instructions what to do in life so that we will not be hindered by the enemy by simply allowing things that will going to distract our focus. So very important sa Panginoon na makikinig po tayo, ang release po, ang pag-release po ng kanyang sariwang mensahe at salita ay napakahalaga po, at ito po ang nais ng Diyos. Again, kung tayo po ay nahihirapan lumalapit sa Panginoon, ang kadalasan natin ginagawa na nanalangin po tayo sa Kanya. Subalit, after that, na masabi natin ang ating mga hinaing at mga pangailangan, we sealed our prayer in the name of Jesus. Without listening to Him, without listening, you will never receive instruction. Without listening, you will never receive guidance. So natapos ang prayer, na nagre-report ka lang, na yung report mo bahaw pa. Sabi kong bahaw, alam na ng Diyos. So ang kailangan, the moment you pray, okay lang po, sabihin mo yung pangailangan mo, but this time, katulad ni Samuel, sabihin din natin, speak Lord, your servant is listening. So the moment you take heed or lean your ears to the voice of God, to the instructions and guidance from God, ano mangyayari? Then the Lord is more than willing to release the word of God to you, guidance and instructions. Why? Because He is not a dead God. He's not the God of the dead. He's the God of the living. Buhay po ang Diyos natin. Mga kapatid, buhay po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. But sinasabi kong buhay, nangungusap po. And God is a talkative God. He wants to speak to us. But, He wants to speak to us, but we need to have an ear. Okay? At tenga na handa pong makinig sa Kanyang sasabihin. At hindi lamang handang makinig, kundi handang sumunod sa Kanyang ipinapagawa. So hear and obey the word, the instructions, and the guidance of God. If we were going to do this, 100% sure that all the answers to our prayers and all the things that we need will be surely provided, because we're doing it God's way and we're doing it according to the will of God and according to the word of God. So today, let me share with you the title of our message is Be Free from Worry. Okay? Be free from worry. So let me read to you the Word of God, ang ating pong text or ang ating biblical reference ay matagpuan po sa Matthew 6:25-34. So let me share with you from the New International Version. It says, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds in the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour of your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass in the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will not He much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. Okay? Be free from worry. Lahat po ng tao ay nakaranas po ng worry or kabalisahan. Ito po ang ating mga karanasan nung tayo po ay wala pa kay Kristo. Napakabilis nating mabalisa. At ang ganitong ugali ay nadala po natin at natangay natin kahit na
nung tayo ay sumampalataya na sa Panginoon at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo at tayo'y nagiging Kristiyano, kung tawagin po sa termino. Subalit, ang ganitong pag-uugali o ganitong pamamaraan ay nadala natin, yun pong mabilis tayong mabalisa. Now, akin pong tiningnan sa Message Bible, napakaganda po ng translation dito. Sabi, if you decide for God, living a life of God worship, it follows that you don't worry about what's on the table at meal times or whether the clothes of your closet are in fashion. So napakahalaga po. Isa pong patunay na tayo po ay mayroong Diyos na buhay. Isa pong patunay na tayo po ay mayroong pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay nabubuhay at nagdedesisyon na mabuhay para po sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. If you decide for God, living a life of God worship, it follows that you don't worry about what you will eat or what you will wear or what you will drink. Ito po ang isa pong katangian ng isang tunay na Kristiyano, lalong-lalo na ang isang Kristiyano na naunawaan ang kanyang tunay na kalalagayan that he is a kingdom citizen. A kingdom is ruled by a king, and all citizens of the kingdom, they are under the protection, provision, and they are under the authority of the king, and the king will never allow any lack or pagkukulang sa loob ng kingdom. Nagkakaroon po tayo. So ito po ang dapat malaman ng bawat isa sa atin kung tayo po ay nagsasabi na nasa Panginoong Jesucristo po tayo. Ito po ang dapat nating maunawaan na pipiliin natin ang mabuhay para sa Diyos. Magkakaroon ng isang buhay na sumasamba sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. At hindi po dapat mabanaag. Ito po ay napakabigat po na argument. Hindi dapat mabanaag sa atin ang kabalisahan sapagkat ang Diyos na mismo ang nagsabi, huwag kayong mabalisa. Makinig po kayo mabuti sa akin. Kung ang Diyos ang magsabing huwag kayong mabalisa, ibig sabihin, isa lang po ang kanyang ipinangako sa atin. Kung kayo po, you know and learn how to read the word between the lines. Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Ako ang bahala. Nagkakanuan, sa tao baliktad. Ako ang bahala, ikaw ang kawawa. Sa Diyos iba. Huwag kayong mabalisa dahil ako ang bahala. Sa kaharian, ang lahat po ng burden, ang lahat po ng obligasyon ay nasa hari. Ang tanging obligasyon lamang ng mga mamamayan sa kaharian ay magtiwala sa hari, sumunod sa hari, maglingkod sa hari, sumamba sa hari. Period! Ganun lang kasimple yun. At ang lahat ng provision, proteksyon, pangangailangan sa ikabubuhay at ikalalago at ikakatagumpay ng lahat ng mamamayan sa kaharian, ito pong lahat ay nakaatang sa balikat ng hari at purihin ng Diyos. Sapagkat ang ating hari ay hindi simpleng hari. Hindi siya hari ng isang bansa, kundi hari ng mga bansa at ng buong mundo. Walang mahirap sa Kanya, lahat ay posible sa Kanya. At siya ang ating nag-iisang Ama na nasa langit. Kaya ang Kanyang order bilang hari ng langit at lupa, huwag kayong mabalisa. Ako ang bahala. Maaring kayo po'y nakikinig sa akin sa mga sandaling ito. Kayo po'y mananampalataya na sa matagal na panahon. Pero biktima kayo ng worry. Biktima kayo ng kabalisahan. Ito na po ang takdang panahon. In the year of restoration, the Lord is restoring truths that He is our God. Siya ang nagsasabi, huwag kayong mabalisa. Dahilan sa Siya ang bahala. Pag sinasabing Siya ang bahala, He will takes care of everything. Mga kapatid, ito po ang pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayo mabalisa sa kakainin, sa iinumin o daramtin. These are basic needs. And people, okay, cannot live without these basic needs. Pag walang pagkain, mamamatay. Pag walang inumin, mamamatay. Pag wala namang daramtin, ito po ay, siya po ay walang, the clothes that is mentioned in this passage, it speaks of protection, security. Okay, pwedeng job,
Okay, pwedeng ganun, the source of your income. No? Makinig po kayo mga kapatid. Ito po ang pangako ng Diyos. Kailangan diin na nating mabuti. Huwag kayong mabalisa sa kakainin. Huwag kayong mababalisa sa iinumin. Huwag kayong mababalisa sa daramtin. Because ang lahat ng ito ay kayang i-provide ng ating buhay. Ulitin ko, read my lips. Kayang-kaya itong i-provide ng ating buhay at makapangyarihang Diyos na nasa langit, na may-ari ng langit, na may akda ng langit at lupa. Now, watch me now. There is far more of your life than the food you put on in your stomach, more to your outer appearance than the clothes to hang on your body. Look at the birds, free and unfettered, not tired, not tied down to a job description, careless in the care of God, and you count far more to Him than birds. Now, makinig kayo. Ang sabi ng Panginoon, you should know what is valuable above all. Your body or your life is more valuable than the food you eat. Nagkakanoan po tayo. God, okay, God provided you life. Ito na po ang takdang panahon para intindihin, unawain, alamin kung ano ang mahalaga sa pananaw ng Diyos. Mas mahalaga po ang buhay kaysa pagkain. Ano pong ibig sabihin? You should value the things that comes from God. Food will just give you sustenance to live on earth. But life comes from God. Even the food na kakainin ng iyong katawang lupa para ito'y mabuhay, galing din po ito sa Diyos. Kaya nga po siya ay nagsabi, huwag kang mabalisa. At ang sabi niya is, body more than, okay, clothes, more valuable than clothes. Most of the time, we major on the minors and we minor on the majors. Pag sinasabi kong we major on the non-essentials and we minor the essentials, maling-mali. Maraming mga tao tumalikod sa kanilang pananampalataya. Maraming mga tao kinokompromise ang kanilang pananampalataya. Mayroong iba, okay, makinig kayo mabuti para ma-promote, apakan yung iba, siraan yung iba. That is not good. Mayroong iba, ibinibenta pati ang kanilang integridad para lamang ma-promote sa trabaho. Lagi niyong tandaan, promotion does not come from the east or from the west. Promotion comes from the Lord. That is why, ngayong umaga ho, tingnan natin, be free from worry. Kasi ang lahat ng ating kinababalisahan, kung inyong titingnan ang kanyang kakayahan bilang Diyos, ang lahat ng ating kinabalisa ay wala pong kabuluhan at walang kwenta sa kanyang harapan. Because He is able, capable, powerful to provide all our needs. Ang sabi niya, tingnan yung mga ibon. They are careless in the care of God. Ano ibig sabihin ng careless? They are carefree. They don't care about their lives. They don't care about what they eat. What they knew is that God, our Heavenly Father in heaven, will provide for their needs. And true enough, wala kayong makitang mga grupo ng mga ibon na nagwewelga dahil wala silang makain. Tao lang ang nagwewelga eh. Napansin nyo, nakakatawa eh, no? Pero yan po ay katotohanan. Wala kayong makitang sama ng mga ibon na kumuha at gumawa ng placards na nagwelga kami. Di kami pinapakain ng Diyos. Wala po. Ano pong ginagawa ng ibon? Sila po ay umaawit lamang. Nagpaka-ibon sila. They're just doing their job. Watch me now. What's the job of the birds? Reforestation. What's the job of the bird? Yung ang magtatanim, napapansin ko dito sa amin, ha, ito po yung isa pong pinagtataka ko. Wala naman akong tanim na sili rito. Ang tanim ng sili na doon sa kapitbahay. Nagtaka ako, may nagkaroon ako ng sili bigla dito. And I found out, mga birds pala ang may dala nito. Kalamansi rin, hindi ko rin iniisip. Nagkaroon din bigla. Ano po ang punto de vista rito? Dahil ginagampanan ng ibon ang kanilang gawain, ginagampanan ng ibon ang pagkatawag nila at pinapagawa sa kanila ng Diyos. Obligado po ang Diyos na sila'y pakainin, ingatan. At ang sabi ng Bible, walang ibon na bumagsak sa lupa at namatay na hindi ng Diyos nabibilang. God is a great accountant. So kung ang ibon nga
na kakarampot na likha ng Diyos, hindi niya pinapabayaan. Ang sabi ng Diyos, kayo pa kaya? Watch me now. Bakit ang Diyos obligadong pakainin ang mga ibon, ingatan ang mga ibon, gabayan ang mga ibon, paramihin ang mga ibon? Bakit? Because they are doing their job. Question. Maraming mga tao, they do not know what they are born to do. You should know what you are born to do. Bakit kayo pinanganak? Bakit ka nag-i-exist? The moment na malaman mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, kapatid, at kung ito ang ginagawa mo, tinalakaran mo sa buhay mo, you will live a worry-free life. Nagkakaunawaan po tayo. Because the moment you do what God wants you to do, it is a very clear indication, it is a very clear manifestation that God has the obligation to provide for all your needs, to protect you and your whole family, and to give you and release to you the grace to govern and the power to prevail. Why? Because you are doing His business. Because you are doing what He wants you to do. At dito tayo magiging effective. At dito tayo makakaranas ng worry-free life. Then the Lord ang sabi rito, sino sa inyo makapagdagdag ng isang oras sa kanyang buhay sa pag-aalala? It is a very powerful statement, yet true and realistic. It is very realistic. Walang magagawa ang isang tao kung puro siya pagkabalisa. Makinig kayo mabuti. Alam ko lahat tayo nakikinig, maging ako kasali rito sa sinasabi ko. Lahat tayo nakaranas pa paano mabalisa. By the way, worry, binigyan ito ng ibang pangalan ng mundo, tinatawag nilang stress. But on the same context din yan, worry and stress are one. Now, makinig mabuti. Lahat tayo nakaranas mabalisa, lahat tayo nakaranas may stress. And it doesn't bring us any good. Lahat tayo nagkasakit, lahat tayo na nagkakaroon ng diferensya yung ating katawan, nagkaroon ng imbalance yung mga hormones natin because of this thing. Yung iba nagkaroon ng sakit sa balat, yung iba... Ayon po sa pag-aaral, ang kabalisahan o worry o stress ang siyang isa sa mga sa ugat ng napakarami at iba't ibang sakit na lumalabas sa katawan ng tao. That is why the Lord is very sincere of giving emphasis to us today. Do not worry. It is not a request, but it is a command. And that command must be executed because that is now a decree from God. Tandaan niyo po, pag nagiging batas at pag sinabi ng Diyos, laging tandaan, the Word of God is a law. The Word of God is a decree and it must be executed by all the kingdoms or the citizens of the kingdoms. Makinig kayo mabuti. So pinakita ng Diyos, walang hong magagawa ang worry sa buhay ng tao. Ito po ay magdadala lamang ng maraming sakit, magdadala lamang ng panghihina ng loob. Ano pa? Magdadala lamang ito ng mga bagay-bagay na hindi po makakatulong at makakabuti sa atin. The Lord is so serious and sincere of releasing this word to all of us today. Sabi rito sa verse 30-32, if God gives us attention to the appearance of wildflowers, sa damit naman ito, no? Most of which never even sin. Sin, so don't you think that He'll attend to you, take pride in you to do this, to His best for you? Okay? Sa Message Bible, sabi, what I'm trying to do here is to get you to relax. Hallelujah. Huwag kayong mabalisa sa inyong daramtin. Again, kung titingnan mo ng literal, it speaks of clothing. Pero kung titingnan mo sa mas malalim na kapahayagan, it speaks of your covering. It speaks of your sustenance. It speaks of your, you know, your job or your source of income. Yan po yung mas malalim na pakahulugan dito sa clothing. Because it speaks of covering, it speaks of protection. Nagkakaunawaan po tayo. Ang gusto ng Diyos pagdating po sa covering, pagdating po sa protection, pagdating po sa ating covering, ay gusto ng Diyos na mag-relax lang po tayo. And sabi, what I'm trying to do here is to get you to relax. To not be
preoccupied with getting so you can respond to God's giving. Ang ganda, no? Kadalasan po kasi sa mga tao, ang gusto lang makakuha mula sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan kayong mag-relax para makapag-responde kayo. Okay, para hindi na kayo ma-preoccupy kung ano ang inyong makukuha. Bagkos makaresponde kayo ng tama sa mga binibigay ng Diyos. Tingnan niyo pa ako mabuti. Marami po sa atin, hindi na po nagpapasalamat ng buong puso sa kanyang buhay. Yes, we mentioned thank you God for the life, pero wala pong intensity. Ibig kong sabihin, hindi mula sa kaibuturan talaga ng puso. Naranasan niyo na po ba magpasalamat sa Diyos yung tumutulo ang luha mo? Bakit? Because that thanksgiving or gratefulness is full of sincerity. Have you experienced that? Alam ko po before, nung tayo po ay first love natin si Lord, nung tayo po ay unang mananampalataya, every time we tell God of our thanksgiving, grabe po yung luha, grabe po yung pakiramdam natin sa loob. The spirit and the soul, our spirit and our soul works together. They work together to worship God, to thank God. Pero napapansin niyo po, nung tumatagal na ho tayo, we are preoccupied of getting something from God. Pansinin niyo po, itong bandang huli na, nung tayo tumagal na sa pananampalataya, most of our prayers, we just want to get something from God. Preoccupied ang ating kaisipan para makakuha ng pangailangan natin mula sa Diyos. We do not know, or we just forget that God is able to give us more than what we can ask or imagine. Nandiyan sa Bible yan, Ephesians 3:20. God is able, capable, to give us more than what we can ask or imagine. But because of too much worry, hindi na po natin nabigyan ng diin at pananampalataya ang salita ng Diyos, lalo higit sa lahat ang magagawa ng Diyos. Kaya dito pinakita po ng Panginoon. He wants us to get relaxed. To not be preoccupied with getting so you can respond to God's giving. Have you thanked God for your life sincerely? Have you thanked God for your taste buds sincerely? Di ba dapat sa pagpapasalamat mo may panlasa ka pa? Alam niyo ba maraming mga tao ngayon, nakakausap ko mismo sila. Dahil sila po ay na cobalt o sila po ay na anong tawag diyan yung may cancer na ano? Anong tawag diyan yung may cancer, anong ginagawa? Yung kinakemo sila. Wala silang panlasa. But look at us. We just thank the Lord for the food. But we forgot to thank God for the taste buds na meron tayo. We just move our hands in any direction that we want. But have you thanked God because you're still able to move your hands, your fingers? Nakita niyo ha? We are preoccupied with getting from Him. Because of too much worry, we forgot to give thanks to what He had given us. Can you move your feet? Nagagalaw mo pa mga daliri mo sa paa mo. Can you just imagine? Yung iba ngayon, nakikinig sa atin, o yung iba, may kakilala kayo, hindi na may galaw ang daliri. What's the point, my friend? Count your blessings. Name them one by one. And you will see what the Lord has done. Why worry when you can pray? Why worry when you can worship God? Why worry when you can trust His wonderful, powerful promises to become a reality in your life? Do not be preoccupied with getting, but rather respond to God, to His giving. Sino sa inyo nakakapag-CR pa nang walang kasama, walang tumutulong sa inyo? At kung kayo ay nasa comfort room o sa toilet, lahat ng function, lahat ng bahagi ng katawan mo nagpa-function pa.
Alam niyo mga kapatid, digestive system mo lang magkakaroon ng aberya. Eh pwede ka nang mamatay. Mayroon lang isang barang ugat sa puso mo, sa isipan, sa utak mo, o sa bahagi ng katawan mo. Pwede ka nang mawala. Have we thanked God for the life with a sincere heart? Have we thanked God for our eyes? Nakakita pa mata natin. Have we thanked God for all the parts of our bodies na nagpa-function pa hanggang ngayon? See? Ungratefulness will open the doors for worry. At inaalaw ng Diyos na mag-worry, inaalaw ng Diyos na malagay tayo sa isang hindi kaya-ayang kalalagayan. Kasi kung ang tao ay naroon pa rin sa kasaganaan, ang Diyos madalas niya makalimutan. Pero pag inilagay na tayo ng Diyos sa isang kalalagayan na kung saan wala tayong magagawa, kasi mayroong banta ng kahirapan na mararanasan natin, anong ginawa ng Diyos? Doon siya umiintra, doon siya pumapasok sa eksena. Mga kapatid, kung kayo po ay matalino na nakikinig sa akin sa araw na ito, do not wait for an unfavorable situation, unfavorable circumstances to come your way before you will return to God and thank Him sincerely. Have you thanked God for your family? Or you just keep on complaining? Tingnan niyo pa ako mabuti. Isa lang ang nagpapasaway sa pamilya, dinadamay na natin ang lahat. Isa lang ang may problema sa pamilya, pasaway sa pamilya, damay ang lahat. Ano itong nangyayari? Ang ibig ko lang pong sabihin, learn to thank God for your family. Learn to thank God for all from the top of your head unto the sole of your feet, everything is functioning. Alam niyo ho, pag tayo po'y magbibilang ng ating mga pagpapala, counting our blessings, naming them one by one, I'm telling you, blessings, name them one by one. Not your worries, not what you want, not what you can get from Him, but respond in an accurate way. Thank God for what He had given us rather than what we can get from Him. Kaya yung mga mahilig na makakuha lang, puro getting from God, these are people, warrior. Hindi warrior, warrior. They keep on worrying. Why? Because they are after what they can get. But people who are after what they can give to God, what we can give to Him, our praises, what we can give to Him, our worship, what we can give to Him, our thanksgiving, what we can give to Him, our lives, what we can give to Him, our strength, what we can give to Him, our mind, what we can give to Him, our voice. Too much to give. Being crippled. Being hindered because of worry. Why? Because we are preoccupied on what we can get from Him. Mga kapatid, gising. Ito ang dapat may tamat may tuwid sa bawat mananampalataya sa bawat churches kahit ng mga lingkod ng Diyos. Hindi po ganun kasincere ang ating pasasalamat sa Diyos. People who don't know God and the way He works worry over these things. Ang mga nababalisa lang sa pangangailangan, pagkain, inumin, daramtin ay mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Huwag niyo po akong kagalitan, mga kapatid. Dahil kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya, pero nagwo-worry ka sa pagkain mo, inumin mo, at daramtin mo, wala kang pinagkaiba sa walang pananampalataya o mga pagano. Makinig kayo mabuti. The Lord is sending you a very strong message today. If you really believe that you are His son or a daughter of the living God, then show to God, prove to Him that you trust Him in the midst of the storm, that you do not worry because you believe that He is able, capable, and powerful to provide all your needs, to heal your sickness, to deliver you from your situation. This is what the Lord wants us to know. This is the truth that God wants us to discover. For you shall know the truth, and the truth will set you free. But you know both God and how He works. Ulitin ko, people who don't know God and the way He works worry over these things. But you know both God and how He works.
mga walang pananampalataya, normal lang na sila ay mabalisa sa mga bagay na kanilang pangailangan kainin, inumin at baramtin. Subalit sa atin na mga anak ng Diyos, kilala natin ang Diyos at alam natin ang kanyang kayang gawin. Ito ang mga bagay na dapat nating maunawaan at dapat nating paniwalaan, lakaran, ipamuhay, so that we will be free from worry. Kilala natin ang Diyos. Siya ay tapat, siya ay dakila, makapangyarihan, kayang gawin ang imposible, gawing posible, kaya niya mag-provide. He can make things out of nothing. God can create things out of nothing. By the power of His Word, what I am releasing to you today is the Word of God, by the power of God's Word. What you need will be provided. By the power of God's Word, every sickness will be healed. By the power of God's Word, every weakness will be turned into strength. By the power of God's Word, desperation will be turned into celebration. Mga kapatid, know God and know how He works. He will make a way when there seems to be no way. He is able to make a way in the desert. He is able to create a river in the desert, and He is able to make a way in the wilderness. Mga kapatid, ito ang kayang gawin ng ating Diyos. That is why the command of God is very strong. Do not worry. Huwag kayong mabalisa. Maybe you are going through a difficult times in your life. Maybe you are listening to me right now. You are in a situation that you're almost giving up. No! Don't give up. Don't give in. Because God is in charge. He is in full control. In verse 33, ang sabi, seek first His kingdom. What does it mean? Sharpen your life in God's reality. Watch me now. Sulat niyo pa ito. Seek first His kingdom. What does it mean? Sharpen your life in God's reality. Okay? In God's reality. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay buhay. Ano pa? Pangalawa, sharpen your life in God's initiative. Kikilos po ang Diyos. Hindi siya patay. Siya'y buhay, ulitin ko. Hindi siya patay, siya'y buhay. Nakikita niyang kalalagayan mo't hindi siya lamang nakatingin. Hindi siya estatwa. Hindi siya patay. Siya'y buhay. Kikilos siya. At ang pagkilos niya hindi ayon sa timing mo. Ang pagkilos niya ay ayon sa timing niya, because He will make all things beautiful in His time, not your time. But if you worry a lot, you do not respect the timetable of God, and you want your timetable to be implemented, shame on you. Hindi yan para sa iyo, para sa Diyos ang pagkilos na yan. Seeking first His kingdom is sharpening yourself in the reality of God. Seeking first the kingdom, it's sharpening yourself in the initiative of God. He will make all things beautiful in His time. And mind you, today is your time or God's time to make all things beautiful in your life. But you need to be free from worry. But you need to trust and believe and put your confidence in the character of God. Ulitin ko minsan pa. Hindi na tayo, lagpasan na natin ang revelation. Lagpasan natin, mag-progress na tayo sa revelation. Before we trust in the Lord because He is powerful. We trust in the Lord because He is good. We trust in the Lord because He will going to do something powerful over our lives. This time, with or without miracles, with or without blessings, with or without God's power, with or without God's intervention, we still believe and we still put our confidence no longer in His power, no longer in what He can do, no longer in His faithfulness, but we put our confidence in Him or on Him because of His character. Mga kapatid, isang pagtitiwala na walang hinihintay na kapalit, isang pagtitiwala na walang inaasam o inaasam na sagot mula sa Diyos. Parang si Meshach, Shadrach at Abednego, nung sila itatapon sa pugon ni Nebuchadnezzar, ang sabi nila kay Nebuchadnezzar, hindi pa rin kami sa sambasaribultong pinagawa mo, mahal na hari.
Iligtas man kami o hindi ng Diyos na aming pinaglilingkuran, hindi pa rin kami sasamba. Oh, hallelujah! This is the kind of faith and confidence na dapat ibinibigay natin sa Diyos. Huwag lamang tayo magtiwala sa Diyos kasi meron siyang gagawin. Huwag lamang tayo magtiwala sa Diyos kasi tayo kanyang pagpalain. Huwag lamang tayo magtiwala sa Diyos kasi siya ay mayroong kapangyarihan. Huwag lamang tayo magtiwala sa Diyos kasi meron siyang i-release na himala. These miracles, these powerful works, these actions that God is able to do, the power of God is just a byproduct of His character. Sa karakter tayo ng Diyos. Meron pong isang awitin na nagsasabi, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. If you don't understand and you don't see His plan, if you cannot trace His heart, if you cannot trace His hand, trust His heart. Sana ngayong umaga ho, matuto tayong magtiwala sa puso ng Diyos, hindi sa magagawa lamang ng Diyos. Because I know God will really move because He's alive, He's not dead. But more than His move, more than what He can do, we trust His heart because His heart is faithful and His heart is full of love for all of us. Malinaw po? Seek first the kingdom of God simply means you sharpen your life in God's reality. You sharpen your life in God's initiative. Lastly, you sharpen your lives in God's provision. Hallelujah. God will always provide. Wala sa Diyos ang salitang kabig. Ang meron ang Diyos salitang pagbibigay. God is the author of all giving. At pinatunayan niya yung pagbibigay sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Sa Romans 8:32 ang sabi, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay para ibigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang lahat ng inyong pangailangan. What a revelation. Wala na pong maibibigay ang Diyos sa iyo at sa akin kasi naibigay niya na ang kanyang lahat. His all is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ, our King. He is God's all treasure. He is God's ultimate treasure at ibinigay niya na sa atin. Kaya nga pagdating sa pangailangan, kainin, inumin, daramtin, these are nonsense to Him. Because everything had been given already and these are all deposited in the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise God. You devil of worry, I bind you in the name of Jesus and I set you free in Jesus' powerful name. Begin to thank God, begin to praise God today. Why? Because God is setting you free from this devil of worry. Amen? Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. Praise God. Oh, glory to God. Ang Diyos ay mabuti. Okay? The provision of God, He will going to release. Kaya nga ho, napakahalaga eh. Hindi po ang Diyos nakatingin lamang at napanuorin ka, naghihirap. Pero if you keep on worrying, God cannot move. Because the moment you worry, you simply doubted God. And the moment you doubt God, what will happen? Ang isang tao na nagdududa sa Diyos, kailanman huwag umasa na tumanggap ng kahit ano mula sa Panginoon. But the moment you believe in God, in spite of your situation, God will make a way and is able to make a way in the wilderness and is able to make a river in the desert. That is how powerful our God is. Kaya nga ang order niya sa araw na to, do not worry. Huwag kayo mag-worry. Ang sabi niya rito, do not worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns. Okay, all your needs will be met by the Lord. Verse 34 ang sabi, give your entire attention to what God is doing right now. Watch me now. Give your entire attention to what God is doing right now. Sa mga sandaling ito, God is giving you instructions. God is giving you guidance so that you will be worry-free. You will be free from worry and you will begin to worship God. You will begin to be grateful to God. You will begin to release your thanksgiving to God. And this is our portion today. Lift up your hands, Father God. In the name of Jesus, I command the spirit of worry to live in the lives of your people. And I command right now, in the name of Jesus, the spirit of gratefulness, the spirit of thanksgiving, the spirit of a conqueror, the spirit of breakthrough,
in all aspects, in all areas of the lives of your people will be released today. Receive your portion today. Breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing, power upon power, miracles upon miracles. The best from God, the good and perfect gifts from God will be released to your life today and to your family. Receive it now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Receive your portion today. Amen and amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. I just sense in my spirit somebody, you know, in the area of business, you're having difficulties right now. The Lord is just providing that need. Ano man ang pangailangan mo at magkano, pinoprovide ng Diyos yan ngayon. Don't worry. Because God knows what to do. When He asked Philip in John chapter 6, tinanong niya si Felipe, sa tema ko ng tinapay para mapakain ng mga taong ito, ang sagot ni Felipe, kahit kalahating taong sweldo, hindi magkasya sa dami niyan. Ang sabi ng Bible, open close parenthesis, sinubukan niya lang si Felipe dahil alam na ni Kristo ang kanyang gagawin. Watch me now. Maaring kanina, bago tayo magsimula, puro ka-worry. Gusto kong sabihin sa iyo, alam na ng Diyos ang gagawin dyan sa problema mo na nagiging nagdudulot ng kabalisahan sa iyo. Alam ng Diyos kung saan huhugutin ang blessing mo at alam din ng Diyos kung paano maiparating ito sa iyo. Smile now. I said smile now in the name of Jesus. Because the Lord is already delivered, had already delivered you from what you're going through. Give your entire attention to what God is doing right now. He's setting you free. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. What will going to happen tomorrow or may not happen tomorrow is no longer your concern. Tingnan niyo pa ako. Ano ang meron ka lang sa kamay mo, kapatid? Yan ay ang ngayon. Wala kang hawak na sa kahapon dahil yun ay nagamit mo na. At lalong wala kang hawak sa bukas o sa mga darating pang panahon. Ano lang ang meron ka ngayon? Ano lang ang meron ka sa buhay mo ngayon? What you have now in your life is the present. Do not ruin your present by your past, and do not also ruin your present by your future. Makinig kayo mabuti. God is the same yesterday, today, and forever. God is already in the future. Kaya nga sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Is He able to prosper you? Yes, yes, yes. And not to harm you. That is why this message is being released to you and me today in order for us not to be harmed, to give you hope in a future. Bakit sinasabi niya, bigyan ka na mabuting kinabukasan? Kasi nandun na siya sa kinabukasan. Problem with us is we're trying to control everything. Okay, hindi po masama magplano, pero wag mo higit sa pagpaplano mo, alam mo na may control sa plano mo, Diyos. Ang tao nagpaplano, subalit ang gusto ng Diyos ang nasusunod. Mga kapatid, kung makuha nyo lamang po ang mensaheng ito ngayong umaga, purihin ang Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. God will help you deal with whatever hard thing come up when the time comes. Hindi mo problema yung mangyayari o hindi mangyayari bukas. It's beyond your control. It's in God's control. God knows how to deal with it. Kung anuman ang kakaharapin mo sa araw na ito, lagi mong tandaan, tutulungan ka ng Diyos na pagtagumpayan ang bawat hamon mo sa buhay. So, be free from worry. Now, let's just discuss, ano ba yung worry? Ano ba ibig sabihin ng worry? Okay, tingnan natin. Worry means to be consumed in thought. Okay? Ibig sabihin na wala, yan na lang ang palagi mong iniisip. Ayon po sa survey, 8 hours a day consumed by every person eating or consumed by eating about food. 8 oras daw, okay, sa iniisip ng tao ay tumutukoy sa mga pagkain kanyang kakainin. Pansinin niyo yung iba, nag-almusal pa lang, nag-uusap na. Anong ulam natin at anong kakainin natin mamayang tanghali? Pagdating ng tanghali, anong kakainin natin mamayang gabi? Anong dinner natin? Mapapansin niyo? Ano pa ang worry? Worry is your first interest. Mabigat po ito. Your priority. What you would think okay about. Halimbawa, sa business. O, mga businessman, ha? Kinigmabuti. They do business instead of prayer. Sobrang preoccupied ng kaisipan mo. Okay?
sa negosyo mo, hindi ka na nagpipray, mas inunan mo na yung mag-meeting sa negosyo mo. Okay, rather than magkaroon ng intimacy with God. At dito tayo nahuhulog sa trap ng kaaway. Maraming mananampalataya nahulog sa trap ng kaaway. Tingnan nyo nga po ito. Ha? Very ironic ito, paradox po ito. Gising ka sa umaga, salit na unahin mo ang Diyos, inuuna mo ang negosyo mo. Gising ka sa umaga, salit na makipagkaroon ka ng pakikipag-nego, intimacy with God, mas inuuna mong board meeting mo, business meeting mo. And then, pag sumabot ka sa business mo, nagkakaproblema ka sa business mo, tatawag ka sa Diyos. Ang tanong ni Pastor Wilson, nasaan ang hustisya para sa Diyos? And we believe na okay lang kay Lord yun. Pinadala ko ngayong umaga sa iyo para sabihin, hindi okay yun. You need to be fair. Hindi lamang fair eh, dapat mas paboran mo ang Diyos. Kasi pagdating ng problema mo, lagi mong tandaan to, tingka sa akin kapatid. Kung meron kang ginagawa, business man ito, trabaho, eskwela o anuman, pag ang Diyos ay hindi kasali dyan, wala na tayong usapang matagal, kabiguan ang bagsak niyan. Prinsipyo po yan. If there is no God factor, no God's leading, no God's instruction, and God is not involved in the transaction, 150 million percent, failure yan. Lalo na pag mananampalataya ka. Nakinig ka sa akin, makinig ka. Pag mananampalataya ka, all your efforts are tantamount to failure. But the moment you involve God, before doing business meeting, before doing the things in this world, you enter boldly into the throne of grace. Station yourself and position yourself in the presence of God. Then you will receive fresh revelation, fresh guidance, fresh instruction. What comes next? Success upon success, victory upon victory, breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing, miracle upon miracle. Mga kapatid, ito po ang nais ng Diyos. Pero pag ikaw po ay naroon sa worry, ang unang interest mo ay yung mga bagay na walang kinalaman at walang anumang kinalaman patungkol sa Diyos. What is worry? Mental preoccupation. What are you thinking right now instead of listening to God's word today? Habang nagkasalita ako, yung iba sa inyo, marami kayong iniisip, paano kayong babayaran, paano kayo ito nangyari, paano, puro paano. Kahit na paano pang gawin mo, wala kang magagawa kung ikaw. Pero kung isipin mo ang magagawa ng Diyos, may awitin tayo, luma, pero napaka-powerful. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po, walang magagawa. Sobrang linaw naman ng John 15:5. I am the vine. You are the branches. If you abide in me and my words abide in you shall bear much fruit. For without me, you can do nothing. May magagawa ang Diyos sa pinagdadaanan natin. Instead of worrying, start giving praise. Start worshiping. Start honoring God with your life rather than worrying. Preoccupied ang kaisipan natin. Nakikinig na lang ng salita ng Diyos. Wala pa rin sa hulog. Hindi nakaposisyon ng tama. What is worry? Worry is thinking about things that won't happen. Ito masaklap. You're frightening yourself with these things. Ibig sabihin, things that will not happen. Ano kayo mangyayari sa future? Yung future ko. You are mindful of the future. Be mindful of what you have today. Because you are not sure if you will still live tomorrow. These things, you know, about things that won't happen, these things immobilize you or it paralyze you. Hindi na tayo nakakapag-discarte na maayos, hindi na tayo nakakapag-isip na maayos. Bakit? Dahil kawaworry natin. Worry means fear of the unknown. Mabigat na ito. Pasok tayo sa spiritual. Worry is demonic. Worry is one of the greatest curses in the life of a person. Sa oras na ikaw ay mabalisa na, para mo na rin minsahe. Ito, mabigat po itong sasabihin ko ngayong umaga. The moment na ikaw ay nagwo-worry, para mo na rin nagbibigay ka at nagpapadala ka ng minsahe sa Diyos, wala kang magagawa, Diyos. That is the message of a person who worries a lot, lalong-lalo na kung mananampalataya. Ang minsahe mo sa Diyos, di mo kayang gawin to, wala kang magagawa. And that is a lie. Kaya nga, tawag ko dyan, it's a curse.
or the greatest curse in your life. Worry changes nothing except your blood pressure. Ulitin ko, worry changes nothing except your blood pressure. Pinapataas lang ang blood pressure mo. Bakit gusto ng demonyo paputukin yung ulo mo na maparalyze ka? See? That is why God wants us to be free from worry. Because worry or stress is very dangerous. At hindi ito gift ng Diyos. This is a curse. It's not a blessing. Kaya nga ngayong umaga, may nakikinig ka sa akin. Balisang balisa ka. But may magagawa bang kabalisahan mo? Okay? In John chapter 10, verse 10, the Message Bible, it says, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life. More and better life than they ever dreamed of. Yan ang plano ng Diyos. If you keep worrying, you are allowing the devil three things. Number one, steal your authority. Nakawin nito ang otoridad mo. You lose control of your situation. Yan ang gusto ng demonyo. You will lose control. Worrying is allowing the devil to take control. To take the control from your life. You lose. He will going to steal your authority so that you will lose control of the situation. Huwag mo ngayahan. Believe in God. Fight a good fight of faith. Pangalawa, if you keep worrying, you are allowing the devil to kill your passion. Your passion for God, your passion to live victoriously. Nawawala, namamatay. Bakit? You lose appetite in doing things effectively. Nakita niyo? Ganito kabangis ang worry. Kaya nga, kinumand ng Panginoon. He is not requesting, He is commanding, and He is making it a decree. If you are a child of God, if you are a son and a daughter of the living God, do not worry. Because if you keep worrying, you are allowing the devil to destroy your destiny. You lose focus on what God wants you to do. Hindi ka na makagawa, hindi ka na makakilos ng maayos. Bakit? Wala ka na sa focus eh. The devil, you're allowing the devil to destroy your destiny. Lagi mong tandaan, binigyan ka ng Diyos ng karapatan. May kalooban ka, binigay sa iyo ng Diyos na pumili. And watch me now. God will never violate your choices and God will never violate your rights and He will not violate your will. Kaya sa umagang ito, pinadala ko sa iyo ng Diyos para mamili ka. Will you still worry? Or you will now begin to pray, worship, praise, and honor God? Ulitin ko ang Diyos natin, read my lips, ang Diyos natin buhay, hindi patay. Pag sinasabing buhay, nakikinig, nakakarinig, sumasagot, kumikilos. Yan ang Diyos natin. Worry will distract you and it will delay your breakthrough. It will derail you from the ways of God. Ididiscarrile ka nito hanggang sa ma-destroy at ma-abort ang destiny mo. Ganong katindi. But because many people of God, sabi ni Lord, my people perish because of lack of knowledge. We do not give attention to this devil. Di natin to pina-fight back, di natin to pinapalayas. Ang bilis natin mag-worry. Kaya today, the message is very clear, be free from worry. So there are truths that we should know. Number one, in 1 Corinthians 2:16, New International Version, for who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Mga kapatid, ang kaisipan ng Panginoong Hesukristo na sa atin, hayaan natin siya mag-operate, hayaan natin siyang kumilos. Pangalawa, mga taga Roma 8:32, anong mga katotohanan dapat nating malaman? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi niya kaya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Ulitin ko, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay, including your food, drinks, and even your clothing. Anything you need on earth, ibinigay na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Things that we should do now, ano bang gagawin natin? Una, huwag mabalisa o mag-alala sa anumang bagay. Mga taga Pilipos 4:6-8, ang sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Bakit may pasasalamat? Sapagkat sagot na ng Panginoon. Ulitin ko, huwag kayong mabalisa sapagkat ang Diyos ang bahala. Case closed. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi na hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. There is a peace from God or the peace of God that will flow like a mighty river over your life and it will protect your mind and your heart because you are one with Christ. And verse 8, bilang pagkatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Purihin ng Panginoon. Ito dapat laman ng kaisipan natin. The mind of Christ. Number 2, ituon lamang natin ang ating kaisipan kay Kristo at sa mga bagay na makalangit kung saan ito ang pinapahalagahan ng Diyos na higit sa lahat. Makinig ka mabuti. Ang pahalagahan lang natin at palaging isipin ay ang mga bagay, ang Diyos at ang mga bagay patungkol sa Diyos. Mga taga Colossas 3:1 at saka 2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. What you are worrying now is not, they are not the things of heaven. Ang karamihan na kinabalisahan ng maraming tao, mga bagay sa panlupa, ang sabi rito, ano gagawin natin? Ituon lamang natin ang ating isipan sa Diyos at sa mga bagay na makalangit. At yan ang sinasabi ng Bible, ang isaisip lang panlangit na bagay because ang mga panlangit na bagay, eternal, walang hanggan na mga bagay sa lupa. Ito po nabubulok, ito'y namamatay, temporary, nasisira. Gamitin mo ang iyong freedom to choose your will. Ano pang sabi? Romans 12, number 3. Wag nang makiayon sa sistema o sa pamamaraan ng mundo. Bagkus baguhin natin ang ating kaisipan sa pamamagitan ng mga pagpapahalaga higit sa lahat ang masunod ang kalooban ng Diyos. Mahalaga po ang kalooban ng Diyos, ang Diyos mismo. Last verse po mga taga Roma 12:1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Anong gagawin natin? Una, huwag mabalisa o mag-alala sa anumang bagay dahil ang Diyos ang bahala at sagot niya tayo. Pangalawa, ituon lamang ating kaisipan kay Kristo at sa mga bagay na makalangit dahil ito lamang ang magtatagal at ito lamang ang hindi matatapos kailanman. Pangatlo, huwag na makiayon sa sistema ng sanlibutan bagkus mag-iba ng pag-iisip upang malaman natin at masunod ang kalooban ng Diyos. In doing this, ulitin ko, it is a command, it is an order of God for today and for the rest of our lives. Do not worry because worry is demonic. It will paralyze and immobilize you. Trust the Lord, believe in the Lord, and put your confidence into His powerful character. And all your needs will be guided, will be given to you by God. Believe in God's reality. Believe in God's initiative. And believe in God's provision. This is your portion today. Again, be free from worry. In Jesus' powerful name, I pray that your table will never run to food. The works of your hands will be blessed by the Lord. And beginning today, worry no more because God is all powerful. Magpalain kayo lahat ng Diyos. This is my prayer in Jesus' powerful name. Amen and amen and amen. Kung mayroon kayong mga prayer requests, padala ninyo sa Ambassadors for Christ FB page o sa akin may bahay, Cora Bumbales Rama. We love to pray for you. We love to minister to you. God loves you. We love you. God loves us all. Shalom!
Strikes home.